At balikan na po natin si Captain John Pitinglay ng Western Mindanao Command. Magandang araw po sa inyo ulit. Yes sir, good morning ulit. Opo, binabanggit niyo po yung circumstance kung paano nadukot yung inyong sundalo. Itong sundalo kasi natin ay involved sa isang peace and development project and nagtutungo siya sa isang area kung saan nandun yung kanyang mga kasamahan. Mm-hmm. Taga dito po kasi ito sa lugar. He is a native of Sulu Province. At siguro, tinitingnan namin yung angulo na baka nagkumpiyansa siya kaya nangyari itong incident. We were trying to look on that possibility. Mm-hmm. Subalit, this soldier is a non-combatant during that time. Siya po ay involved sa isang peace and development project. Mm-hmm. Meron na ho bang komunikasyon yung Abu Sayyaf? Meron na ba silang demand kapalit nitong paglaya ng sundalo? Sa ngayon, wala tayong natatanggap na anumang tawag with regards to that. Mm-hmm. Alam po natin, tuloy-tuloy yung inyong operasyon dyan sa buong lalawigan ng Sulu. Kumusta po yung operasyon against the Abu Sayyaf? Ang sinasabi kasi ay nasusukul na yung iba at may mga sumusuko na. Pero ito, nandurukot pa sila ng sundalo. Yung ating operations ay tuloy-tuloy po yan. Both lethal and non-lethal operations yung ginagawa sa area. Marami po tayong forces na nandito and yung assets natin ay nandito rin provided by the armed forces para magawa yung mission na ibigay ng Presidente sa Western Mindanao Command to defeat the Abu Sayyaf. Mm-hmm. Subalit may mga challenges po kasi tayong nakakaharap at isa na po itong pangyayaring ito sa mga challenges na maaring kailangan nating paghandaan at lalong pagtingin yung aming operasyon. Mm-hmm. Nabanggit niyo po yung non-lethal means laban sa Abu Sayyaf. So, ito ba yung ginagawa precisely nitong sundalong nadukot? Yes, it is a non-lethal means, mga pagiging involved sa mga non-combat operations. Dahil alam naman natin na hindi lang kailangan combat operations ang gagawin dyan. Kailangan din samahan ito ng peace and development project kasama na yung mga local government units. Mm-hmm. At dahil po sa nangyari, may review ho ba dito sa mga programa ninyo, especially dun sa non-lethal aspect ng inyong operasyon? With regards to the conduct of our non-lethal activities, meron naman po tayong protocols na ginagawa. Subalit, ayun nga tinitingnan, baka may pagkakamali itong sundalong involved o merong mga hindi nagawang protocols o nasunod, yun po ang tinitingnan sa ngayon. Mm-hmm. Maiba naman po ako ng bahagya. Itong si Abu Sayyaf leader Radulan Sahiron ay balak na rin pong sumuko. Ilang linggo na rin natin itong naririnig. Ano po yung update dito? Sa ngayon po, ang pagkakasabi po ng ating commander, Lieutenant General Galvez ng Western Mindanao Command, ongoing yung ginagawang pakikipag-ugnayan doon sa isang tao na kumbaga siya yung person in between, mm-hmm, the armed forces at saka Abu Sayyaf commander. Pero maganda naman daw po yung nagiging takbo ng usapan and we are expecting a positive result soon. Mm-hmm. So seryoso itong sinasabing pagsuko kasi alam natin in the past ay isa ito sa mga nagiging trap ng Abu Sayyaf para may pumasok dyan at makapandukot pa silang muli. Pero in this case, seryoso yung sinasabi niyang pagsuko? We believe na seryoso itong ginagawang pakikipag-ugnayan sa ngayon dahil may edad na rin itong si Commander Sahiron. And alam natin na nakikita naman nila yung effort ng government na hindi lang combat operations yung ginagawa, may non-lethal activities din. So seryoso ang gobyerno sa ginagawang pag-aayos ng anumang dapat ayusin dito sa lugar upang mawala na yung gulo. Mm-hmm. Nabanggit na rin po ng AFP hierarchy na sakaling ang sumuko itong si Sahiron, dapat walang mga kondisyon. Pero ang binabanggit niya sana ay huwag siyang ipasa sa Amerika sakaling sumuko siya. Yun po yung napag-alaman natin na ang kondisyon ay huwag siyang ipasa doon sa kung anumang bansa na siya ay wanted din. Pero sa party po na yan, medyo pag-uusapan pa daw yan according sa aming commander dito dahil kailangan nga isa yan sa mga kailangang aksyonan din dahil isang kondisyon yun na gusto niyang sabihin. At previously naman, kung wala namang bagay na hindi pwedeng pag-usapan, kung mas maikabubuti sa kapangkalahatan. So kumbaga hindi niyo naman po inaalis yung posibilidad para lang sumuko na siya at may posibilidad ba na may mga kasama siya kapag sumuko na siya? Kapag sumuko po si Commander Sahiron ay napakalaki pong bagay yun. About 70% ng problema natin ay maaring against Abu Sayyaf ay masosolve na dahil
inaasahan natin magsiya ay sumuko, marami ang susunod sa kanya. Mm-hmm. At panghuli na lamang po siguro, kumusta naman yung partisipasyon ng mga sibilyan dyan po sa probinsya ng Sulu at maging sa Basilan? Kasi alam natin doon sa Bohol, pinipraise nila yung mga sibilyan noon na katulong para matwart ika nga yung pag-atake doon ng ASG. Dyan naman po sa Sulu, nag-improve na ho ba yung koordinasyon ng mga sibilyan at lokal na opisyal? Kung ikumpara po natin sa mga nakaraang taon, maganda na po ang pinagbago, malaki na po ang pinagbago dito sa area ng probinsya ng Sulu, Basilan, and Tawi-Tawi. Marami na pong tumutulong sa amin na magbigay ng impormasyon at tumutulong na rin na hindi nila binibigyan ng pagkakataon yung mga Abu Sayyaf na manatili sa kanilang mga lugar. Subalit, hindi natin pwede ikumpara ito sa pangyayari sa Bohol dahil yung itong nangyayari dito ay matagal ng labanan o kumbaga may problema na noon pa man. Pero rest assured, yung development ngayon na nakikita natin ay napakalaki at napakaganda na. Kaya tuloy-tuloy natin ginagawa ito, both lethal and non-lethal action. Mm-hmm. At may aspeto po na may magkakaanak yung mga nariyan. Bigyan po namin kayo siguro ng pagkakataon para manawagan na rin dyan sa mga nariyan sa Sulu, Basilan at Tawi-Tawi na patuloy na tumulong sa militar at magbigay ng impormasyon laban dito sa Abu Sayyaf. Yes, in behalf of my Commander Lieutenant General Carlito G. Galvez, kami po ay nagpapasalamat unang-una doon sa mga tumutulong sa amin na gumawa yung aming mga operations dyan, maipatupad ng maayos, lalong-lalo na yung mga peace and development projects. At nananawagan din po kami doon sa mga nagdadalawang isip pa na tumulong na itong laban against terorismo ay kailangang iisang boses tayo, iisang laban tayo, dahil kahit sino ay pwedeng maging biktima nito. So doon din sa mga taong na naniniwala sa mga ginagawa ng sundaluhan natin, we are asking for everyone for tulungan kami ipagdasal yung mga sundalo na nandito na nagbubuwis na kanilang buhay upang magawa lang ang kanilang misyon. Yun na naman po. Okay, maraming salamat po sa inyong oras. Thank you. Good afternoon. Si Captain John Pitinglay ng Western Mindanao Command.